alright. Ayan guys, ito yung location. Okay, na yung location okay, ng, okay. Okay, alright, alright, alright. Okay, mapagpalang araw. So ngayon guys, meron tayong another video clip na ituturo ko sa inyo yung cost ng thermostat kapag ito'y kinundem. So nagkakaroon siya ng tinatawag na pagbababawas ng tubig. So ngayon kung hindi nyo alam, unit owner ka, hindi mo alam na wala ka na plan thermostat, so drive ka ng drive, magkukos yung overheat. So anong gagawin natin ngayon? So ang gagawin natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung location ng kanyang thermostat set assembly, and then mismo yung thermostat mismo na sa loob nitong Adventure Mitsubishi na 45cc engine. So ang ginagawa natin ngayon guys, nagtanggal tayo ng upper radiator hose sapagkat chinek natin muna yung mismong loob nito. Makikita natin na sobrang dumi ng kanyang water jacket. Okay, so ang gagawin natin, magtanggal tayo ng temperature sensor. Ito po yung location ng temperature sensor guys. Nasa bandang itaas, kaliwa. Kung nasa harap ka ng makina, nasa taas siya. So, tatanggalin natin din para malinisan natin yung kanyang sensor. And then lilinisan natin and then siya rin yung ating ibabalik. So, itong butas na ito, so, dito nakakonek yung upper radiator hose. So, once na mag-open yung thermostat mo guys, ang mangyayari dyan, open na siya. So, automatic, dyan na dadalo yung high pressure na mula sa engine. Okay? Sa water gauge, water cooling system niya. And then, pag nag-open na yung thermostat mo, so, didiretso na siya papunta sa radiator. Okay? So, yan ang mga basic pointers na dapat nyong malaman kung magtatanggal kayo ng mga hoses. Dapat alam nyo yung system. Okay? So, tatanggalin natin muna dito yung sensor para makita nyo kung ano yung tsura ng sensor. Especially sa mga baguhan at mga nag-DIY ng Mitsubishi Adventure. Kung makikita nyo, ganito na yung kasimple guys. Ayan o. Yan, nakita nyo. So, medyo madumi na siya. So, yung kanyang sensitivity, hindi na gaanong makapick up yan. Pero makapick up man siya, pero mas maganda, malinis talaga yung sensor. So, nililinisan lang yan guys. Ingatan nyo rin na hindi siya masira. Okay, pero matibay naman to. Pero, kayo pa rin, kailangan siyang malinis. Okay, especially itong dulo na to. Kailangan hindi yan ma-UP o anumang klaseng pwedeng mangyari na pwedeng ikasira. So advice ko sa inyo, once na magtanggal kayo nito, ingatan nyo talaga na hindi siya masira yung kanyang dulo. Dahil napaka-importante yan guys. Manghirap hanapin ng sensor na ito sapagkat madalang ito sa pisahan. Especially tulad sa amin sa Jensen, medyo mahirap siyang hanapin. Order rin pa Maynila. Okay? So yun yung mga basic checkpoint. Okay, so dako tayo guys sa may thermostat set assembly. So kung nakaharap ko sa makina, nasa bandang kaliwa siya sa ilalim ng oil filter. So, tara, silipin natin kung saan ba talaga yung exact location niya. Okay, kung makikita nyo guys, sa ilalim ng power steering, andyan yung oil filter. So, sa oil filter, bandang kanan, yung may hose na yan, yung may clip na ito guys, yan yung mismo yung tatawag na thermostat set assembly housing. So, nasa loob niya yung tatawag natin na thermostat mismo na kanyang mechanism. Ayan. So, nandyan ako locate. So, tanggalin na natin. Guys, okay, ngayon guys, silipin natin yung thermostat. Ayan na siya, makikita nyo. Ayan, ayun, sobrang dumi. So, yun yung housing niya mismo. So, tatanggalin natin. So, ayan na guys, tatanggal na natin yung buong mechanism ng set assembly. So, yung thermostat niya guys, makikita nyo, kala nyo wala. Pinutol na yan. So, ibig sabihin, na-condemn na yan. Ayan o.
Tingnan niyo sa video ko yung itsura ng thermostat. Tingnan natin. So makikita niyo may ulo-ulo yan, and then meron yung spring, may valve, may charge cylinder, and seal. So ibig sabihin, ito na sa harapan natin, pinutol na ito. Ibig sabihin na ginawa na ito ng tuli system. So which is hindi siya maganda. Bakit? Kasi itong unit na ito, kung nag-condemn ka man lang ng tinatawag na thermostat, kailangan mo na rin i-condemn yung mga bypass niya. Hindi pa ito na-condemn guys yung bypass. So kinondemn na lang yung kanyang thermostat na kanyang ayan o. So sira na, ibig sabihin wala na, tinanggal talaga ng mekaniko. So which is hindi yan tama. Kaya nagkakaroon siya ng bubbles o nagbabawas ang tubig, sapagkat once na umikot yung cooling system mo and then may bubbles yan, so nag-evaporate yung tubig sa sobrang init. So nababawasan yung mismong tubig niya. Kaya kung hindi mo alam yung sistema ng paglalagay ng tubig, after 2 days kailangan mag-add ka ng tubig. So every time ka mag-add ng tubig, sapagkat meron siyang evaporation na nangyayari sa loob. So kailangan mong palitan ng bagong thermostat para magkaroon ng pressure sa loob at hindi siya magbubbles, okay? So yun ang tandaan nyo guys, na tandaan nyo na huwag kayong magpapatanggal ng thermostat assembly kung ang unit nyo ay bago. Sapagkat kung pinatanggal nyo yung thermostat nyo, magkakaroon talaga na malaking problema yan. Mag-overheat yan once na hindi mo alam na walang thermostat yan. Ang akala mo okay lang, pero hindi ka makapaglagay ng tubig once in a week, automatic yan. Sabihin ko sa inyo, stackable yung unit nyo, overheat kayo. So ito yung ilalagay natin, so bago na, okay? So yun ang basic tsaka pointers guys, na pwede kong may share sa inyo, especially sa may mga bagong unit owner. So kailangan talaga na magpalit kayo ng thermostat. So once na unit nyo bago, and then napansin nyo na may kakaibang nagbabawas ng tubig doon sa loob, tapos sa loob ng radiator. So ang main problem niyan is either yung thermostat stack up na, and then yung kanyang lower o upper radiator hose, especially yung lower radiator hose, yan ang kailangan nyong palitan. Okay? So yan ang nagiging main cost ng pag nag-RPM ka, bigla siya bumubulwak ng malakas. Pero wala namang bubbles, bulwak lang ng tubig. So ibig sabihin may problema yung hose mo. O ibig sabihin naiipit yung pwersa o yung pressure ng paghigop ng tubig. Kaya nagkakaroon ng bulwak ng malakas doon sa radiator. And then yung radiator mo minsan naman is hindi na siya totally nag-close. Ibig sabihin naka-open na lang siya lagi. So ibig sabihin sira na rin yung thermostat. So mas maganda niyan para iwas sakit ng problema. So kung nakabili ka na unit na 10 years old na sa kamay, mula pagkabran nyo, and then sa kamay mo at the age of 11 years old na, so much better guys na magpalit ka na ng thermostat assembly, and then yung palit ka ng upper and then lower radiator hose. So para bumalik sa original yung setup ng duration ng kanyang sa cooling system. So yun lang basic tsaka pointers para matutunan nyo yung sistema kung bakit nag-overheat ang engine sa pamamagitan ng thermostat. Okay? Okay, so kapitan natin yung lower radiator hose para diretso na. Fast forward na natin. Tara, let's go. Okay, so shout out muna sa ating mekaniko guys, si Chief Belsar, and then si Brother Payat. Asa na yun? Ayun, sa kaliwa, LSR. Okay, so sige, tara, let's go, password natin. Okay, so bago tayo maglagay ng upper radiator hose, so mag-bleeding tayo, magbubukas tayo ng isang nut dito. So mamaya makikita nyo. So tara. We'll be right back.
so malapit na tayo matapos maglagay ng tatawag na coolant. So maglalagay lang tayo, mag-add tayo guys ng distilled water. So dilipat na namin sa galon para dire-diretso na. So pag naglalagay kayo ito, kailangan na yung sabi ko kanina na may naka-open na dyan na bleeder. Ayan o, yung sa may upper radiator hose. Makikita nyo, ayan o, dyan dumadaan yung hangin para hindi mag-vacuum, okay? So pag hindi nyo ma-undergo ng bleeding, so matagal yan na matanggal yung kanyang buong hangin sa loob, so yung vacuum. So kailangan i-undergo nyo automatic ng bleeding screw, tanggalan nyo agad yung bleeding screw, automatic yan, dire-diretso na. So walang bubbles na may iiwan dun sa loob. Once na in-start nyo yan, dire-diretso na yan guys. So ayan o, kita nyo, mayroon siyang butas na maliit na yung olo is 10mm ang butas niyan. Ayan. So kailangan talaga guys na wala kang makikitang bubbles na lumalabas dyan. So yun ang natatawag na bleeding system sa kanyang radiator. So dapat alam nyo yung pointers tsaka basic na kung mag-DIY kayo, so especially sa mga DIYers na mga unit owner. So yun ang mga sistema guys. So ang gagawin natin yan bago tayo mag-finalize is ibalik yung kanyang bleeding screw. Okay, na 10mm yung ulo. Yan. After that, check nyo na yung buong system. Okay? So, yun lang yung mga basic tsaka pointers niya dapat nyo malaman para hindi kayo mag-problema sa loob ng makina nyo. Okay? So, bago tipanda rin guys, check muna natin yung tinira natin. Kung wala ba tayo nakalimutan, nandyan na ba yung mga clip. Yan, yung clip na yan. So, kailangan na nabalik talaga yan ng maayos. And then, ito may laman ng reservoir. And then, yung radiator puno na rin. And then, bleeding na natin yung buong system. And then, yung upper hose clip, naka-check na rin dyan. And then, after that, i-start natin yung makina. So, tara. Yeah, no? Na-detch na yan. So, ngayon guys, start na siya. And then, i-start na yung engine. So, ang gagawin natin yan, aantayin natin muna nga uminit ng ilang minuto yung tubig. Bakit? Para matanggal talaga totally yung mga tatawag na bubbles. So kung makikita nyo guys, naglagay din ng coolant, may green, pero meron pa rin siyang parang clear pa rin yung tubig. Ibig sabihin, hindi pa umiikot yung buong system ng kanyang cooling system sapagkat naka-close pa yung thermostat valve. Okay? So once na mag-open yun, ibig sabihin, mainit na yung engine. So once na mag-init yung engine, magbubukas na yung thermostat. Okay? So makikita nyo sa video na to. Yan. So ibig sabihin, once na uminit na siya, so open na yung kanyang valve. So papasok na doon yung tatawag na circulation ng cooling system. So ganoon lang siya kasimple guys na pamamaraan sa mga magagaling at mga datihan ng mga mekaniko. So alam na nila kung ano yung nangyayari sa loob ng engine mo, especially sa cooling system, kung bakit at ano yung nagiging main cause ng problema. So tingnan natin ulit guys yung mainit na kasi yan eh. Kakikita mo, kita nyo halos kulay orange, ano na siya, green. Ibig sabihin yung coolant nag-circulate na. So yun yung mga basic tsaka pointers na mga tip guys. So maraming salamat sa inyo, sa aking mga follower, and then sa aking mga kapwa mekaniko, sa mga baguang mekaniko, and then sa mga unit owner, shout out sa inyo sir, and then sa mga bagitang mga mekaniko, shout out sa inyo. So yun lang yung mga pasilip natin guys. So maraming salamat, please subscribe to my YouTube channel, share and like and comment. Bye bye and God bless, see you. Da 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 da